greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi! Good morning!
Good morning sa lahat. Ako pala si Tutor John, ang inyong tutor ngayon na magtuturo para sa mga deaf students natin. Ayan. So, itong ating pangalawang beses na tayo ay magkikita-kita, no? Ngayong araw na ito ay tuturo ko ay ang EPP. And bago tayo magsimula, ay gawin mo natin ang stretching exercise natin para mas lumuwag yung ating mga muscles, no? Sa ating mga wrist, sa ating mga kamay. Okay, so sundan ako sa exercise na ito. Ayan. So unang exercise natin, itaas ang kamay. Direction ganyan. Ilay pabalik ang kamay. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baba naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so naman, ang kanang kamay natin. Gaya ng ginawa natin kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baba naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Praying position. 16 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Nakakasabay ba? Okay. Next. Ayan. Kung meron kayong panyo man dyan, panyo, o anyman, pwede mas maganda kung bolang maliit, o yung ating, ayun, o malambot na bola, no? O pwede panyo na rin. Gamitin natin as pampisil. Pipisil natin, okay? 16 counts. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extra kamay naman. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Next, ating mga daliri. Yan, importante yung daliri niyan. Okay, stretch natin. Sundan ako. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next exercise. Letter C. Iporma ang kamay na gito. Letter C. Hawakan to. At baba naman. Ay, pataas. Sorry. Okay. Pwede natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baba naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. At ang kabilang kamay natin, ang kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So, okay na ba ating mga kamay? Ating wrist. Ayan. Kailangan natin munang i-stretch ang ating mga kamay at ang ating wrist para mas madali tayong makapagsenyas, no? Hindi tayo makaramdam ng kung anumang sakit. At madali sumakit natin mga kamay. Ayan. So, magpatuloy na tayo sa ating lesson sa araw na ito. Okay? Sa EPP. So, anong inaasahan na natin magagawa after ng module na ito? Una muna ay nalaman ang wastong pamamaraan ng basic
sketching, shading, at outlining. Sunod ay nakakaguhit ng simpleng produkto. At pangatlo, papahalagaan ang kaalaman sa basic sketching, shading, at outlining. So, magbalik-aral muna tayo mula sa last na lesson natin sa EPP. Yan, tingnan natin kung alam natin, no? Naalala pa. Good morning po sa lahat. Ayan. Sige. I-type kapag ang produkto ay ginamitan ng shading, outlining, at sketching. At surface naman, kapag ang produkto ay hindi ginamitan ng shading, outlining, at sketching. Lutin ko ulit, ah. Happy face kapag ginamitan, at sad face kapag di naman ginamitan ng shading, outlining, at sketching. Okay. First picture. Isang painting. Ginamitan ba ito ng sketching, outlining, at shading? Happy face kung yes. Sad face kung hindi. Okay. Sige. Okay. Time's up. So, ang sagot natin ay happy face. O, ginamitan siya ng shading, ng sketching, at ng outlining. Next. Isang portrait. Isang portrait. Okay? Happy face ba? Or sad face? Okay, sabi ni Ma'am, ni Machi Estembar, happy face daw. Okay. Tingnan natin ang tamang sagot. Tama. Happy face. Ginamitan siya ng shading, ng sketching, at ng outlining. Sunod. Prutas. Mismong prutas, ha? Totoong prutas. Okay? Yung nakikita natin sa mga puno, ayan, sa mga halaman, yan ba ay ginawa na mayroong ginagamit na sketching, outlining, at shading? Prutas, ha? Kinakain natin. Happy face or sad face? Okay. Ah, good morning kay Trisha Rose, sa mga student ko ulit. Hi. Ang nakita kong sagot niya ay sad face. Okay. Ang tamang sagot ay sad face. Kasi hindi naman siya ginamitan ng sketching, ng outlining, at ng shading. So, tama. Palakpakan. Ayan, very good. So, medyo naalala na natin yung ating pinag-aralan last time, no? Next. Ngayon, ating pag-aralan kung ano ba ang sketching. So, ang sign para sa word na ito ay ganito. Bakit ganito? Kasi parang pinapractice lang, no? Practice na drawing. Ating isenyas at baybay, na senyas na natin. Ating baybayin, S, K,
E T C H I N G. Sketching. Okay? Happy tayo konti. Okay. So, ano nga ba ang sketching? Una, isa siyang mabilis at magaspang na impresyon ng anumang mapaksa. So, anumang mga maisipan mong drawing, hindi siya yung final na drawing. Kumbaga parang, ano lang, practice lang. Ayan. So, paano ba ang itsura niyan? Ayan. Nakikita nyo? So, mabilis na pagguhit lang. At wala pang final na guhit o outlining, no? O kaya shading, wala pa. O pagkulay. Pangalawa, gamit ito ang maraming linya upang makagawa ng isang larawan. Gaya nito. Oops. Ayan. Isang larawan ng isang babaeng sumasayaw. Ayan. May kita niyo, mapapansin ninyo, ay marami siyang linya. Maraming linyang ginamit. Dahil, yun nga, parang practice lang, no? Number three, bira ang sketching ay tinuturing na isang tapos na gawain o drawing nga o art. Ngunit, merong ilan na napakagaling o napakahusay sa paggawa nito. Kagaya nito. So ano ba ang mga ginagamit sa pag-sketching? Ano ba? So gumagamit tayo ng lapis at minsan ay uling. Ayan. Sunod, ang outlining. Okay? Ating isenyas at baybayin. O. O. U. T. L. I. N. I. N. G. Outlining. Ano nga ba ito? So, ang outlining ay isang mas malapit totoong larawan kung saan ang hugis ay ang ay nasusunod. Kagaya ng ating example na to, oh, isang larawan, totoong larawan ng isang sasakyan, sasakyan at isang outline ng isang sasakyan. Makikita ninyo na parehas sila ng hugis, no? Halos parehas sila sa gulong, okay, sa pinto, sa bintana. Ayan, so halos parehas sila ng hugis talaga. Yun ang sabi ng outlining. May nakita ba kayong kulay sa outlining? Meron ba? Wala. Walang kulay dyan. Outline lang. O sasabi natin yung hugis. Sunod.
Ito ay ginagamitan ng makapal na linya. Wala itong shape dahil meron lang itong outline lamang. Papakita ito ng tamang hugis mula doon sa totoong o totoong larawan o bagay. Gaya pinakita ko kanina, gayang-gaya niya yung hugis ng totoong larawan. At gumagamit tayo ng mas makapal na linya sa pagguhit. Undihan? Okay. Susunod. Yan. Shading. Wait na tayo. Shading. Yan. Shading. Bye-bye natin. S. H. A. D. I. N. G. Shading. Shading. Ano papansin nyo sa picture? Ano nakikita nyo? Kapag ano kayo pagkakaiba niya? Ang shading ay ginagamit upang ipakita ang maaliwalas at madilim o madilim na parte ng isang bagay. Ayan. Ginagawa nito upang mas kaayang tignan ang isang larawan o mas makalotohanan. Gaya nito, nakita nyo, meron siyang shade. No? Ginagamit na natin ng ano, kadalasan ay itim lang o kaya puti pa nag-shade tayo. Walang ibang kulay na ginagamit. Ayan. Para lang maipakita ang kaaliwalasan at ang to ang madilim na parte ng isang larawan. Kumbaga, ni-reference mo yung saan ba yung ilaw banda, no? Yung ilaw ng araw o kaya ng ilaw ng mula sa mga bumbilya. Ayan. Ayan. So, ulitin natin uli. Ano yung mga tutunan natin ngayon tungkol sa sketching? Okay? Ulitin natin uli ang words na sketching, outlining, at shading. Ito yung mga ginagamit na pamamaraan sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. Gaya na pinakita natin kanina, yung painting, yung portrait, okay, yan sa mga halimbawa ng mga produktong ginamitan nun. Kagaya ng ano rin, ng mga bahay, mga building, ginamitan nyo ng sketching, outlining, at shading noong pinaplano pa lang siyang gawin. Ayan. So, importante ang paggamit ng mga pamamaraan na ito sa paggawa ng mga produktong yun. Pwede rin yung mga newspaper natin. Ayan, sa mga newspaper, printing press. Ayan. Nagamitan natin na ng mga yan. Ngayon, tingnan natin ng mabuti yung mga larawan at suriin ang mga sumusunod na larawan. I-type lang ang happy face kapag sketching. Okay? I-type ang puso. Okay? Kapag outlining. At ang mukha na mayroong shades kapag ay shading. Okay? Number one. Itong larawang ito, ano ba siya?
Sketching ba siya? Outlining? O shading? Tingnan mabuti ang larawan. Marami bang linya? Meron bang kulay? Meron bang makapal na linya? Ano po sagot natin? Okay. So, ang tamang sagot ay puso o outlining. Bakit? Tingnan nyo ang larawan ng ibon. Wala naman siyang maraming linya, kagaya ng sketching. Pero meron siyang mas makakapal na linya at outline lang o yung hugis ng ibon ang meron siya. Kaya tinatawag natin siyang outlining. Tama, sumasumagot ng outlining. Si John, si Dondi, yan. Rosario, Kian, yan, tama. Oops. Okay. Sunod. Isang larawan ng isang building. Oh, building. Sagot na. Nilabas na. Anyway, yan. Okay. So, ang tamang sagot dyan ay happy face. Bakit? Sketching? Kasi, makitang marami siyang guhit at hindi pa tapos yung larawan na iginuhit. Kumbaga, parang pinractice lang, no? Ayan. Sunod. Larawan ng isang kotse, sports car. Sketching, outlining, o shading. Tingnan mabuti ang larawan. Marami bang linya? Nagpapakita ba siya ng kaaliwasan, maaliwalas o madilim na parte ng isang larawan? Ano siya? Okay. Yan, may nakita na sumagot ng tama. So, tingnan natin ha. Ang tamang sagot ay shading. Kasi pinakita niya ang maaliwalas at madilim na parte ng isang larawan. Gaya ng pinakita sa larawan na ito. Okay. Tama. Okay. Si Noria. Noria, Janeri, Joven. Tama kayo. Susunod. Isang larawan ng isang basket na may maraming mga prutas sa loob. Sketching ba? Outlining? O shading? Okay. Sige, type nyo lang ang sagot ninyo. Kayong mahiya, no? At i-shout out natin kung sino yung mga nakasagot ng tama. Mga pangalan niya. Okay. So, ang tamang sagot ay shading pa rin. Kasi pinakita niya ang maliwalas at madilim na parte ng isang larawan. Okay. Last, larawan ng isang wolf. Tama, wolf. 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 Sketching ba? Outlining? O shading?
Meron ba siyang shade? May napakita ba siya ng maaliwalas at madilim na parte? Meron ba? Marami ba siyang linya? Or nagpapakita lang siya ng hugis? Alin? Iba-iba nakita kong sagot sa mga nakatutok sa atin ngayon, no? Ang tama sagot ay puso, outlining. Bakit uli? Dahil pinakita lang niya ang hugis ng isang lobo. Ayan. Wala naman siyang nakitang shade. Wala namang maraming linya. Kaya hindi natin masasabing, na sketching siya. Hindi. Shading, hindi rin. Kaya outlining ang sagot. Ngayon, tingin natin uli kung lang natutunan natin ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, no? So ano ang direction natin? Basahing mabuti ang pangungusap at isulat sa inyong kwaderno. Kung ito ay sketching, shading, or outlining. O maaari nyo rin i-type muna ngayon sa comment section ang inyong sagot. Number one, ito ay isang mabilis, magaspang na impresyon ng anumang bagay, anumang paksa na iyong gubuhi. Mabilis lang, walang practice lang. Anong inyong sagot? Tandaan na, mabilis lang ang pagbuhit. Okay, pang rough draft lang natin. Hindi pa yung final. No? Sige, maghihintay ako ng kasagutan. Sabi, outlining daw. Okay. Ay, time's up. Ang sagot ay sketching. Okay, sketching. Sunod. Number two, ginagamit noon pa man ang paggawa ng mga larawan na ito ay nagpapakita ng maaliwalas at madilim na parte ng isang bagay. Kunti natin ulit, ginagamit noon pa man paggawa ng mga larawan ito ay nagpapakita ng maaliwalas at madilim na parte ng isang bagay. Okay? Sagot? Yeah. Shading. Tama. Tama? Si Grace? Okay? Virgilio? Yan, tama mga sagot ninyo. Number three. Mas malapit ito sa totoong larawan kung saan ang hugis ay ang susunod kapag binubuhit na. So, fina-follow lang ang hugis ng isang totoong larawan o bagay. Tandaan ha, ang word dito ay yung hugis na susunod. Ano ba siya? Sketching? Shading? O outlining? Ano kaya? Okay? Sagot ay
outlining. Tama, Trisha Rose. Tama sagot mo. Dondi. Tama rin. Outlining. Na sinusunod lang niya ang hugis. Number four. Ito ay ginagawa gamit ang maraming linya upang makagawa ng isang larawan. Ulitin ko ulit. Ginagawang gamit ang maraming linya upang makagawa ng isang larawan. Maraming linya. Ano kaya? Ang tamang sagot ay sketching. Tama? Tama si Virgilio, si Grace, si Rona. Tama. Last, number five. Ito ay ang pinakamalinis at buo o buong-buo ang hugis na ginagawang bagay. Malinis siya at buo, full, ang hugis. Wala kang makikitang ibang linya, wala kang makikitang kulay, kundi yung hugis lamang, dahil ito yung pinakamalinis sa lahat at buo. Sagot ay tama, Catherine. Okay. Well, na Catherine, tama. Catherine, tama. Gabriel. Ayan. So, halos lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Outlining. Ayan. So, lagi nating tandaan ang mga sumusunod na ito nating pinag-aralan ngayon. Kapag sinabi nating sketching, isang mabilis at magaspang na impresyon ng anumang bagay o paksa. Gamit ang maraming linya upang makagawa ng isang bagay. Yun ay ang sketching. Susunod, ang outlining. Ito ay malapit sa totoong larawan kung saan ang hugis ay ang nasusunod. Malinis din siya at buo. Dahil hugis lamang ang sinusunod mula sa larawang pinaggagayahan. Last, ang shading ay ginagamit upang ipakita ang maaliwalas at ang madilim na parte ng isang bagay. At mas kaay-ay siyang tignan dahil kumpleto ang kanyang detalye. Yan. So, para naman may magawa kayo sa inyong bahay, may ipapabawon ako sa inyong gawain. Okay? Kumpletuhin ang kahon sa ibaba. Husayan ang inyong ginagawa. Nagamit ang gabay na ito. Okay? Gawin ito sa isang malinis na papel. Ang halimbawa dito, ang unang totoong larawan ay isang ibon o eagle. Yan, eagle yan. Okay? Meron sa baba, ang kahon, meron ng nakaguhit na sketching na pamamaraan. Sunod naman ay ang shading. Kayo na ang gagawa, ang guguhit para sa ano? Anong sunod sa tatlong yon? Lining. Outlining. Kayo na ang guguhit dyan.
Okay? Ano kaya? Paano i-drawing yan? Gamit ang mga gabay na tinuro ko sa inyo kanina. Pangalawa, ay isang sapatos. Ayan. Sa taas, may kita ang totoong larawan ng sapatos. May makita kayong blanco kahon sa may bandang kaliwa sa baba. So, yun ang inyong i-drawing. Sa gitna, okay, sa between nun, ng dalawang kahon na yun, ay merong, ano yan? Anong pamamaraan yan? Shading. Shading yung nasa gitna. At sa kaliwang parte niya, kaliwang guhit ay outlining. So, ang inyong iguguhit naman sa kaliwa ay kayo na. Alam niyo na yan. So, kayo nang iguguhit niyan. Kung sino man ang kung natapos ito, okay? Ano? So, yan. Dalawa lang yan, ha? Sana ay meron kayong natutunan sa umagang ito. Yan, sa ating paksa tungkol sa wastong pamamaraan sa basic sketching, outlining, at shading. Kung naintindihan, ay press the like button. Yan. Like tayo pag naintindihan at natutunan, may natutunan tayong araw na ito, eh gusto ko makita ang like button na yan. Gusto ko lang makita. Okay, kung sinong gets man the like button. Okay? Kung naintindihan talaga. Ayan. So, ulitin ko ulit. Okay? Ang sped, itulay, ay tuwing Tuesdays and Thursdays. So, makikita tayo uli ng deaf na hearing impaired na intermediate. Okay. Alas na pala. Okay. Meron pa. Okay. So, tuwing 9 o'clock ng umaga hanggang 9:40. Yan. Ang susunod na tutor natin sa Thursday ay si Tutor Maui. Ayan. Teacher Maui. Teacher Maui. Ayan. So, paalam sa inyo at magkita tayong muli sa susunod. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!